Ready. Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Kamusta po kayo? Sana po lahat tayo ay nasa maayos na kalagayan, sampu ng ating mga mahal sa buhay. So ako guys ay pagpasensya nyo na kasi hindi po ako nakapag-upload ng video for the past few days. Sa kadahilanan po na talagang sobra po tayong naging busy at abala sa ating mga gawain, di ba? Sa work po natin, okay? Pero guys, marami po akong natanggap na mga katanungan sa comment section ng ating YouTube channel. Ganun po, nagsisend po sa atin ng private message sa ating Facebook page, okay? At ang tanong po ng karamihan, kung hinahanap pa rin po ba sa airport yung negative PCR na yan or yung antigen test result, considering the fact na meron na nga pong IATF Resolution 168 effective May 30 po yan, na for adult individuals, diba, yung mga 18 years old pataas, fully vaccinated at meron na po silang booster shot, at least one booster shot, dapat po sila ay exempted na po sa pre-departure testing requirement na yan, okay? So ang ginawa po natin para at least ma-verify po natin, binisita po natin isa-isa yung website, official website po ng mga airlines operating dito sa Saudi Arabia. Of course, starting sa ating national flag carrier, yung Philippine Airlines, ganun din po Saudi Airlines, Emirates, Etihad, di ba? Qatar, Kuwait, Oman at Gulf Air. So makinig po kayo mabuti sa mga sasakay po sa mga airlines na ating nabanggit. Okay? So hindi lamang po natin binisita, di ba? On today's video, tuturuan ko po kayo kung paano po ninyo ma-check yung travel requirements sa mga airlines po na ating nabanggit, di ba? Para at least kahit papaano maging empowered po kayo. Okay, on today's video, at least, di ba? Kung marunong na po kayo mag-check, di ba, sa mga website na yan, kung ano po yung travel requirements, pwede nyo pong kaming ma-correct na, oh, ito, payong kaibigan, mali po yung sinasabi mo. Di ba? Ganito po yung nakalagay doon sa website ng airline. At least maganda po yan, di ba? Natututo po tayong lahat. At guys, dahil po tayo ay nasa pandemic pa, asahan po natin na yung mga travel updates, guidelines na yan, is subject to frequent changes. Mabilis po magbago yan without, di ba? I mean, minsan, hindi naman without, pero short lang po yung notice nila. Okay, so wag na po nating patagalin pa. Okay, at kung bago pa kayo sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para po lagi kayong nauna at updated every time na may bagong upload na video si Payong Kaibigan. Ayo guys, sa ating mga internet browser, so sa Google, search lamang po natin ang Philippine Airlines. Okay, type niyo po yan. And then, hanapin niyo po yung official na website na Philippine Airlines. Yan po yung www.philippineairlines.com. So, ayan po siya. Okay. And then, kung kayo po ay gumagamit lamang ng mobile, much better na i-switch niyo po sa desktop mode. So, paano po yun gagawin? I-click po natin yung tatlong dot sa kanan and then desktop site. So, ayan na po. Para at least mas buo po yung natin nakikita. Okay. Doon po sa taas, nakita po natin kanina. I-zoom in po natin ha. Ayun po. Visit our COVID-19 travel guide for the latest information on destinations and travel-related updates. So, dito po, ang sadya po natin ay ma-check kung updated po yung kanilang website when it comes doon sa IATF Resolution 168. So, COVID-19 Travel Guide, Travel Rules and Requirements. So, ito po yung ating i-click, Travel Rules and Requirements. And then, tatlo po yung magpapakita dyan. Okay, zoom in po natin para makita natin. Departing from the Philippines. Ibig sabihin, ito po yung mga travel requirements kapag paalis ka po ng Pilipinas, sakay ng Philippine Airlines. Sa gitna, arriving in the Philippines. Ito naman po ay yung papasok ng Pilipinas. O, di ba? So, ito po yung ating kailangan. Okay? And yung sa right side ay yung traveling within the Philippines. So, domestic flights po ito sa Pilipinas. So, i-click po natin yung sa gitna, arriving in the Philippines. Ayan. And then, zoom in po natin ng konti. Nakalagay dyan, last updated Philippine local time, June 2, 2022.
At ito po yung kanyang paalala. Travel requirements are subject to change at short notice. Ibig sabihin, mag-update po yung kanilang mga website na ito when it comes to travel requirements na maikli lamang daw po yung notice. So, frequent, madalas po ito nagbabago by issuing government authority. As such, posting of the advisories below is not real-time and serve only as guide. Please confirm your requirements directly with the offices or websites of your place of origin and destination. All passengers are encouraged to follow the guide, register in advance, and pre-book their hotels as necessary to avoid any inconvenience and experience faster processing upon arrival. Okay, so ito po yung kailangan natin. New entry testing and quarantine protocols. So, punta po tayo dito sa baba. Naka-group naman po yan. Filipino nationals, including travelers who hold dual citizenship. So, una po, traveler type. Filipino nationals, including those who hold dual citizenship. So, kasama po dito yung mga OFW at non-OFW. At ito po yung kailangan nating tutukan on today's video. Next, One Health Pass. Yes, kailangan, naka-yes po yan. Ibig sabihin, kailangan pa rin po natin mag-register sa One Health Pass before po tayo magbiyahe papunta sa ating, sa Pilipinas. And then, COVID-19 tests. Negative RT-PCR test taken within 48 hours or negative antigen tests. So, ito po yung general, requirement. Pero, scroll down po tayo ng konti. Ito po yung pinaka-importante dyan. The pre-departure COVID-19 test will not be applicable to the following. Ibig sabihin, exempted po sa PCR, di ba? Sa inyong mga bansa na panggagalingan kung kayo po ay sakay ng Philippine Airlines at kayo po ay ganito. Filipino and foreign nationals age 18 and above who have received primary series of COVID-19 vaccine. Sabihin, kompleto na po yung primary dose nyo, first and second dose, and at least one COVID-19 booster shot administered at any time prior to departure. So, napaka-importante din po yung statement na yon. COVID-19 booster shot administered at any time prior to departure. Ibig sabihin po, kunyari kayo ay fully vaccinated at nagpa-booster shot po kayo ngayon at bukas po yung inyong biyahe ay okay pa rin po yan. Pasok pa rin po yan. Kasi nakalagay dyan, administered at any time prior to departure. Okay? So, wag po kayong kabahan. Next, exempted yung mga Filipino and foreign nationals age 12 to 17 who are fully vaccinated. So, kahit wala po silang booster shot, basta fully vaccinated para sa mga edad na nabanggit po natin. And next one, Filipino and foreign nationals age below 12. Okay? Regardless of their vaccination status. Kahit hindi po yung bakunado yung mga bata na yan, below 12 years old, as long as kasama po nila yung kanilang parents or guardian who fall under item 1 above. Ibig sabihin, dapat yung parents or guardian ay fully vaccinated na and at least may one booster shot. Okay, and then children below 3 years old. So, matik po yan, exempted for PCR or antigen test. Proof of vaccination, kailangan pa rin po natin magpakita na patunay na tayo po ay bakunado. Yes po yan. Pero, hindi na po kailangan para po sa mga bata na below 12 years old. Quarantine, hindi na po kailangan kapag kayo po ay fully vaccinated. So next po natin i-check ay yung travel guidelines ng Saudia. So ganun ulit, sa ating mga internet browser or sa Google, search nyo lang Saudia or Saudi Airlines. Okay, hanapin po natin ang kanilang official website. Ito po yung www.saudia.com. And then, i-transfer lamang po natin into desktop site para at least mas full po yung ating makikita. So, sa homepage po ni Saudia, nakalagay po yung kanilang mga promos and everything. Pero, yung travel requirements or guidelines po ay makikita po natin dito sa bandang kaliwa. So, mapapansin nyo po, may tatlo po dyan na line sa katabi ng Saudia na logo.
I-click nyo lamang po yan. Click. Ayan. Sorry. And then, before flying. Ayan. Click nyo po yung before flying. Kasi diba, ang kailangan po nating ma-check ay pre-departure requirements. So, ayan po. And then, dito sa bandang baba, may nakalagay po dyan na travel guidelines and requirements. Ayan na. Travel information. Then, travel guidelines and requirements. I-click po natin yan. Okay? So, dito naman po kay Saudia, ang alam ko, specific po sila per country na inyong pupuntahan. So, what are traveling needs for the following country? So, ang check po natin for today's vlog ay yung papunta sa atin, diba, sa Pilipinas. So, ayun po yung Philippines. I-click nyo lang po yung Philippines. At nakalagay po dyan, last updated, May 30, 2022, Saudi Arabia time. Okay, if you are flying to one of our destinations in the Philippines, you are kindly requested by health authorities in the Philippines to follow guidelines below to keep you protected when you travel with Saudia. So, may grupo po siya dito, all Filipino citizens muna. Yan, ito po yung importante, all Filipino citizens. So, OFW na, OFW kasama po dyan. At sa bandang baba, andyan po yung foreign nationals. Okay. So, pag chinek po natin, ayan, for fully vaccinated individuals. So, yung general diba, requirement, kailangan ng negative PCR, ayan, within 48 hours. So, hinahanap ko po dito or hahanapin nyo po kung nakadisplay na po dyan yung exemption, yung kagaya po doon sa Philippine Airlines. Okay? So, letter A na yan. Hindi po yan yung ating hinahanap. Letter B, international arriving passengers must have the following proof of vaccination against COVID-19. So, eto, okay naman po yan. Diba, kailangan po natin mag-present either yung WHO na ICV, yung International Certificate of Vaccination, VaxCert PH, or pwede na po yung ating mga vaccination certificate na binibigay po sa bansa na yung pinanggalingan. Okay, etong letter C. Ito po yung tingnan natin, guys. Negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin will be required. Ibig sabihin, dito po sa Saudi Airlines, inahanap pa rin po nila. Oh, tingnan mo po yung first na bullet point nila. Filipinos age 18 and above who have received primary series COVID-19 vaccine and at least one COVID-19 booster shot. So, hinahanap pa rin po. Oh. Kasi will be required. Actually, ang assumption ko dito, feeling ko nagkamali lang or may confusion lang siguro sa gumawa po ng guidelines. Kasi diba, as per IATF Resolution po 168, hindi na po talaga dapat yun kailangan. Okay? So, sana po may someone na sa IATF, sa Bureau of Quarantine or sa Bureau of Immigration na at least kahit papaano, tumututok po sa mga airlines, diba? Para ma-ensure na updated po yung kanilang guidelines. Then, kasi by looking at this, hahanapin pa po talaga ni Saudia kasi nakalagay po dito, will be required, diba? Ganon din po, Filipinos age 12 to 17 who are fully, feeling ko lang talaga, nagkulang dito ng word or terms. Dapat will not be required. Parang ganun dapat. Anyway, kaya nga po, pagsasakay kayo ng Saudia, much better na tawagan nyo po muna yung kanilang hotline. Kasi, di ba, napaka-delikado, napaka-hassle po na pumunta po tayo doon sa airport. Tayo po ay fully vaccinated, may one booster shot na. Knowing na tayo dapat ay exempted, pero sa kanilang website ay hindi pa rin po updated. Okay. Individuals who are unvaccinated, partially vaccinated, wala na pong question po dito. Kasi kailangan pa rin po talaga ng RT-PCR tests para sa mga unvaccinated at partially vaccinated. Ito po you guys, yung tingnan nyo, foreign nationals. Di ba pag Filipino citizens, nire-required pa rin nila negative RT-PCR tests
will be required. Pero pag nag-scroll down po kayo bandang baba, dito sa foreign nationals, okay, tingnan nyo po yung item C. Para sa mga foreigners po ito ha, negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from the country of origin will be required. Exempted. Ayan po, may nakalagay dito, exempted from this pre-departure testing requirement. Ayan, mga foreign age 18 and above na fully vaccinated. Dapat po may ganito din pong statement doon sa Filipino citizen. So, feeling ko talaga, nagkaroon lamang po ng kalituhan or confusion dito sa guidelines na ito. So, hopefully, one of these days ay ma-update po ito ni Saudiya. Kasi talagang mali po. May mali po talaga dito. Okay? So, ayun po. Pasensya po sa mga sasakay ng Saudi Airlines. So, ang maipapayo ko po sa inyo, kung hindi po talaga tayo sigurado, might as well na magpa-PCR na lamang po tayo. Kasi guys, imagine kung wala po kayong PCR at i-deny po kayo doon sa airport. Kasi nga, sa protocol nila dito, sa guidelines, ay hindi pa kailangan pa rin po ng PCR, di ba? So, yung halagang 130 o 150 riyals po na yon ay okay na po na gumastos tayo. Ang importante po ay makasakay po tayo. Pero guys, as per IATF Resolution 168, dapat po ay exempted na po pag fully vaccinated na at may booster shot na. Okay. So sana po ay makita po ito ng mga taga Saudi Airlines at makorekt po nila. So ayun na nga guys, just to wrap up yung ating video based po doon sa 8 airlines na ating binisita, masasabi ko po na talagang very good po ang mga airlines na ito. Talagang updated po yung kanilang guidelines at this is as per IATF resolution. So andyan po si Philippine Airlines, check. Si Emirates, check din. Si Qatar, check po yan kasi ginawa po niyang reference is Philippine Airlines. Si Oman Air, check din po. Meron pong tatlong airlines na medyo playing safe po sila, di ba? Andyan po si Etihad, si Kuwait, and then si Gulf Air. Bakit po sinabing playing safe? Kasi yung kanilang statement po when it comes to COVID-19 at kayo po ay dadaan lamang po sa kanilang mga bansa na yon, ay ang sinasabi po nila, we should always refer doon sa requirement ng ating country of final destination, which is Philippines. Diba? Sa Philippines nga po, hindi na po kailangan yung PCR na yan or antigen tests pag kayo po ay fully vaccinated. Diba? At least nakatanggap po ng isang booster shot provided na may dala po kayong proof of vaccination. And unfortunately, of course, doon nakita nyo naman sa ating video na si Saudi Airlines ay updated po yung guidelines nila. Pero mukhang hindi po siya align doon sa IATF Resolution 168 na inilabas po ng ating Bureau of Quarantine dyan sa Pilipinas. So yan po yung ating update on today's video ni Payong Kaibigan. Huwag nyo pong kalimutan na i-like yung ating video. Mag-comment po kayo dyan, diba? Sa comment section, anything related or not sa video na ito, reactions, whatever, good or bad, lahat po yan ay welcome dito sa ating channel. And kung kayo po ay talagang na-inform, di ba? Consider sharing this video para po at least marami po tayong makaalam. Okay? So marami pong salamat. Until next video, maraming pong salamat. Always stay safe and God bless.